Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang pahayag ni Timothy Bradley. Nagbigay ng sariling reaksyon at opinion si Bradley. Sinabi niya ayaw niya makita ngayon na maglaban si Spence at Crawford. Galing daw sa injury si Spence, hindi daw maganda na itapat kaagad kay Crawford. Magiging dahilan daw ang injury niya kung matalo, baka manakout pa daw si Spence kung nagkataon. Gagawin daw lahat ni Crawford para inakout si Spence. Kung makalusot umano si Crawford sa mga jab ni Spence, wala nang pamatay na tira si Spence. Samantala kay Crawford marami pang teknik na gagamitin laban sa kanya. Mas maganda daw kung magkaroon muna ng ibang kalaban si Spence, kailangan 100% ang kondisyon niya para wala daw dahilan kung matalo kay Crawford. Pero may edad na rin si Crawford mga tol, running 35 ang edad. Kung papatagalin pa ang laban, may dahilan din kung sakaling matalo si Crawford. Sasabihin na naman na wala na sa pagiging prime, bumagal na at nawala ang reflex. Kaya hindi pa rin mawawala ang excuse kahit sino ang matalo sa dalawa. Dapat matagal na ito nangyari mga tol para walang excuse bago sana na-aksidente si Spence para magkaalaman kung sino ang mas malakas. Tulad din dati sa laban ni Pacman versus Mayweather, naging dahilan ang wala sa prime kaya ganun daw ang resulta. Dapat matagal na daw naglaban noong parehas bata at kalakasan bumakbak sa ibang champion. Kaya ganito din ang mangyayari kay Crawford at Spence. Matagal niluto ang laban hanggang nasobraan sa luto. Sinabi pa ni Timothy Bradley mga tol, hindi siya nagulat sa pagre-retiro ni Sean Porter. Alam na daw niya na magre-retiro si Porter kung matalo. Wala na daw kailangan patunayan si Porter. Nilabanan niya lahat ng malalakas, pinahirapan ang mga champion. Kahit natalo sa huling laban niya, maganda naman daw ang resume ni Porter. Dekalidad ang mga nakatalo sa kanya. Sa ibang balita naman, Bob Arum balak ikasang laban ni Teofimo Lopez versus Tank Davis sa 2022. Kung manalo daw si Teofimo Lopez laban kay George Cambosos, target ikasang rematch kay Lomachenko. Kung hindi daw papayag si Lopez, dapat si Tank Davis ang kalaban niya. Pero mahirap mangyari ito mga tol kung bata ni Bob Arum at si Floyd ang maglaban, siguradong business muna. Sa darating na linggo ang laban ni Teofimo Lopez, may aabangan na naman tayo mga tol. Magandang laban din ito kay Cambosos, sigurado isang knockout ulit ang aabangan sa laban. Karamihan pa naman sa panalo ngayon isang knockout kaya mas masarap magkabang ng laban. Pwede rin kayo pumusta mga tol para mas masarap abangan kung sino ang manalo. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.